step-by-step tutorial kung paano gamitin ang Visit Japan Web, ang pumalit sa MySOS app at MySOS Web. Ito yung gagamitin ninyo para mag-register ng inyong mga details ng inyong flight papuntang Japan. Kaya ano pang hinihintay natin dahil mahaba tong video na to, panoorin na natin to at simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! So nandito tayo ngayon sa website ng Visit Japan Web kung saan ninyo gagawin yung inyong registration. Meron silang tutorial at iisa-isahin natin yan. So sa tutorial nila, nakalagay dyan yung procedures kung ano yung mga dapat niyong gawin para magamit ninyo yung fast track. So pag sinabing fast track, ito yung recommended ng Ministry of Health, Labor and Welfare para dun sa mga gustong bumiyahe papuntang Japan at mapadali yung proseso ng quarantine, immigration at custom. So yung mga tatlong sangay sa loob ng airport na dadaanan ng mga turista, ito yung makakatulong sa inyo para mas madali, mas maging smooth ang inyong paglabas sa airport. Some quarantine procedures can be completed before entry to Japan. So, sa MySOS, meron silang rule na 6 hours, ayun o, at least 6 hours prior to your flight's scheduled arrival time in Japan or at least 24 hours before leaving port if you are arriving by ship. Pero pag Visit Japan Web ang gagamitin nyo, at least 2 weeks pwede na kayong mag-register dahil bago ang system na ito, maraming gagamit niyan, kaya make sure na mas maaga ninyong ilog or mag-fill out kayo ng mga application sa Visit Japan Web. Ito ay website, guys, hindi na ito application. Visit Japan Web is a website. Doon kayo magre-register ng inyong mga details papuntang Japan. Note, review of your documentation will be done with the priority on travelers whose scheduled Japan arrival date is within 2 weeks. Kaya kung within 2 weeks or 2 weeks from now ang inyong flight schedule ay as early as 2 weeks, mag-register na kayo sa Visit Japan Web. Kasi nga naka-queue kung sino man yung malapit ng dumating sa Japan, yun yung uunahin nilang reviewin yung mga documents na isasubmit ninyo. So pag-login ninyo sa Visit Japan Web, ito yung unang makikita ninyo. Ito yung screen kung saan magre-register na kayo ng inyong mga pangalan, ng inyong mga family members kung meron kayong mga accompanying person or ito yung mga minor na isasama ninyo sa biyahe ninyo papuntang Japan. Kaya sabi dito, yung preparation na gagawin ninyo, before you do the pre-registration for quarantine procedures, please do your registration or user registration and schedule for entry return to Japan. Click the schedule for entry return to Japan button that has been created. The procedures for entry return to Japan screen will open. So ito yung mga buttons na makikita nyo doon sa Visit Japan website. Yung details ng inyong family members traveling with you, then yung mga registered plan entry return nandyan sa baba yan. Kayo ang magre-register nyan, yung plan A, B, and C. So sa next page nito, open the fast track screen. So when you click quarantine procedures, fast track, the fast track screen will open. So pag kinlik nyo daw yung fast track or yung quarantine procedure, mabubuksan, mag-open ngayon yung fast track screen. So sa fast track screen, nandiyan dyan yung name ng applicant. And then sa baba niyan, yung quarantine procedures or yung fast track. Ito yung first step para mag-register ng information ninyo. If there is an accompanying person, please select the person you wish to register for fast track at the top of the screen, box with dashed line, and then click the button. So ito yon yung applicant. Dito ninyo i-select kung sino yung i-register ninyo. Sarili nyo ba or yung accompanying person. So ibig sabihin, pag kinlik nyo si applicant, kung ano yung name na na-register, kung sino yung nakaselect sa taas, yung susunod na information ay para sa kanya. So ibig sabihin, kung si Gaimo Sakura yung nakaselect dyan, yung quarantine procedure fast track sa baba, information niya yan ang re-register nyo sa baba. Information ni Gaimo Sakura, for example. So sa next screen ay yung pre-registration for quarantine procedure. So ibig sabihin, kinlik nyo na yung quarantine procedure or yung fast track. The area inside the yellow box shows what is displayed on the fast track screen. If you click top or back button in the yellow box, you will move to screens within fast track. So itong box na to, yung naka yellow box na yan, ay for quarantine procedures. If you click the banner 1 or
the back button of your browser outside the yellow box, you will return to Visit Japan Web top screen. So, ine-explain niya lang dito yung mga buttons na pwede niyong maklik within that Visit Japan website para ma-navigate ninyo ng maayos yung quarantine procedure, kasi meron dyan mga back button, meron dyan mga top bottom button. You will return to the Visit Japan Web. Erase. Ayan. You will return to the Visit Japan Web to screen. Nabulol na. You will return to the Visit Japan Web top screen. Ayan. Press 2 to return to the screen of 1.2. So, nandyan yung 1, 2, and 3. So, pinapakita niya dito sa left side yung number 1. Kung kinik nyo doon yung Visit Japan Web, mapupunta kayo sa navigation ng Visit Japan Web. Pero kung nagkiklik kayo within dito sa loob ng screen na to, nagnanavigate kayo sa loob ng quarantine or fast track page. So, meron ding number 2 sa baba, yung back to entry return procedure. And then yung number 3, pang ano to, Android phone. So, babalik kayo dun sa Visit Japan Web screen. Next is 1.4, about the fast track top screen. Number 1, for quarantine use only. So, yung nasa left side na screen, lakihan natin. So, yung nasa left side na screen, ito, yung number 1 dyan ay para sa quarantine use only. Ibig sabihin, you can complete a part of the quarantine procedure on a website before entering Japan. Via email, you will be notified of review results for documents you submit. So, nandito yung mga information for quarantine use only lang yan. So, kailangan daw ma-quarantine. Then, number 2, hindi pa registered yung pangalan dito, yung current status will be displayed. The color of this bar will change to reflect current status. So, kung sa My SOS ay meron din silang mga color coding, dito sa Visit Japan Web, meron din silang color coding. Meron din dyan magiging blue, magiging yellow, or magiging red. Dadaanan yan natin mamaya. So, number 3, person registering. The person who was selected on the Visit Japan Web screen will be displayed, followed by that person's information. Number 4, registration procedures. Proceed from top to bottom. So, number 3 ay nandun yung registration information for that person, yung kanyang passport number, yung kanyang details of birth, nandyan sa number 3. And then sa number 4, makikita ninyo kung ano pa yung mga dadaanan ninyong procedure na kailangan ninyong sagutan or kailangan ninyong fill upan. So, yung first part is yung passport, and then questionnaire web, and then yung vaccination certificate, and then yung test result certificate for test taken less than 72 hours before departure. So, may mga nagtatanong kung meron na silang 3 doses of vaccine, kailangan pa rin ba nila mag-submit ng test result? So, hindi nyo na kailangan mag-submit ng 72 hours kung meron naman kayong 3 doses of vaccine. So, no need na for 72 hours. Ano yan eh? Vaccination certificate or 72 hours before departure na inspection certificate. So, sa next page ay yung pag-click nyo yung passport, kasi nakalagay dun kanina, please register, click nyo yung passport at lalabas itong screen na ito. So, sa pag-register ng passport, kailangan nyo mag-upload ng inyong passport picture or yung screenshot ng inyong passport. The upload screen will open. Click browse to select the passport image you just took as shown in the illustration. Then click register. So, importante daw na makita yung code or yung barcode sa baba ng passport ninyo. Please be sure to get a clear image, no fingers or others, and others inside the red outline machine readable zone at the bottom of passport page. See illustration. So, doon sa baba ng inyong passport ay merong machine readable zone dyan. Kaya, pagka na-click nyo na yan, click the register. Or, syempre, pag mag-upload na kayo, click nyo na yung browse button, then upload the file, then register. Next is yung passport scanning. So, may dalawang page dito. Sa left side, nakalagay dyan yung passport has been uploaded. After scanning is completed, you will receive a push notice email. So, nakapag-upload na kayo, meron na kayo yung picture ng inyong passport na upload nyo na. Then, sa next slide is nakalagay dyan, please wait for completion of scanning passport. By selecting skip, you can proceed to the registration in online questionnaire without registering passport. However, this may result in delayed quarantine process at the airport. Nakapag-upload na kayo ng passport, so ang
gagawin nyo na lang dyan is yung click nyo na yung back. Huwag nyo click yung skip kasi nga ini-scan pa nila, kini-check pa nila yung inyong passport details. If you click passport in 2.1 while status is scanning, up to 5 minutes after scanning starts, a screen write is displayed and you will have the option of selecting skip. If you do so, status will display as skip and you will be directed to questionnaire web. Yung kasunod ay questionnaire web. So hantayin nyo lang para lumabas yung screen na to at yung scanning nga ng passport ay will take up to 5 minutes. Ayan. After scanning starts, lalabas itong screen na ito. Next is yung result ng inyong passport scanning. So dito sa left side, may dalawang screenshot dyan. Status for scan success. Ang magiging itsura kapag status daw for scan success is please verify. So kapag failure daw, please register. Ayan. Please register. If you receive a notification of scan success, a status will change to please verify. Please click passport and then confirm the details. So click nyo yung passport, then confirm the details. Then go to 2.5, yung next slide. But if scanning is fail, the reason will be indicated in the notification. Status will change to please register. Uulitin nyo yung procedure, baka hindi mabasa yung machine readable zone, kaya kailangan yung picturean uli at mag-upload. Please click passport and repeat the steps and then please try to register again with a new image. So for example, ay okay naman yung pag-submit at ito ang lumabas, please verify. Click nyo daw yung passport to confirm. So pagka na-click nyo yon, ito yung lalabas na screen. So meron dyang picture ng inyong passport na in-scan or in-upload, makikita ninyo dyan. If you click passport when status is please verify, a confirmation screen will open. If there are no errors in passport number and date of birth, please register. So kung wala dong problema sa niload na passport image ninyo, click the register button. The completion screen appears and status changes to registered. To try again, back. If you skip this step, status is skip. Okay, so pag in-skip nyo yung process, so masahaba yung registration process ninyo. Kaya wag nyo na lang skip yung mga details dito. So sunod-sunod naman to, mas madaling maintindihan. After selecting skip, you cannot try it again to register your passport. So once na-register nyo na yung passport, hindi nyo na pwedeng ulitin kasi na-upload nyo na. Okay, next is passport information mismatch error. Kung merong problema doon sa inyong passport, kung nakakita daw kayo ng ganitong message or error message na your registration details and passport information did not match, please check your registration details from the link in the error screen and make correction. So pwede kayong bumalik at ayusin kung ano man yung problema doon sa image na in-scan ninyo at doon sa details na in-enter ninyo. Let's say wala nang problema sa pag-upload, sa pag-enter ng details ninyo about your passport, doon na tayo sa susunod na questionnaire web. Yung next step ay click nyo yung questionnaire web at para mapunta kayo sa fast track screen. So if you have already used this system, first, please follow these steps to clear questionnaire web from your browser's cache. So may mga issues kasi, let's say, hindi nagre-reflect ng maayos yung details, kailangan nyo daw i-refresh yung cache ng inyong web browser. So click nyo na yung questionnaire web. Pagka-click nyo dyan, ito yung makikita ninyo sa screen. The details about questionnaire is on the screen. Ayan, pwede kayong, ito yung parang nakaraan na din, ito yung sa My SOS, part din ng My SOS to, yung questionnaire web. Actually, kung hindi kayo gagamit ng fast track, ito pa rin yung kailangan ninyong gawin. Kailangan nyo pa rin puntahan itong questionnaire web na to, may sariling website ito. So, mamimili lang kayo dyan ng language and then click next. So, please read the contents, then click next and enter your responses on each screen. So, number one, information on persons entering Japan, kung sino yung mga papasok sa Japan kasama ninyo. Information on accommodation in Japan, kung saan kayo mag-i-stay pagdating ninyo dito sa Japan. And then, information on recent travel to areas with COVID outbreaks, kung saan country kayo galing at may issue ba doon about COVID. Information on health condition about yourself and then follow-up information. Lahat yan nandyan sa questionnaire web. Then, important, registering your vessel name. So, let's say may flight details na kayo, kailangan nyong
i-enter doon yung inyong flight details, yung airline company name and then flight number. And then next is yung response entry information. On the final confirm responses, screen confirm that the details are correct. So lahat daw na mga in-enter nyo dyan, check if everything is correct, click complete response. If you need to make corrections, click back. Ayan, nandyan yung mga button kung ano yung dapat nyo gawin. Kung wala namang issues sa in-enter nyo yung details, click complete response. After you click complete response, you will return to the fast track screen. Kung walang issues yung inyong pag-register sa questionnaire web, ito yung makikita nyong display screen. So meron na dyang QR code at yung status ng inyong quarantine web ay registered. When your responses are complete, a QR code will be generated. Questionnaire web status will be displayed as registered. Time left to register below QR code is based on the questionnaire web response. Please complete pre-registration by 6 hours before scheduled flight arrival or at least 24 hours before leaving port if arriving by ship. Do not upload share QR codes to social media and others. Na-complete na natin yung questionnaire web, na-complete na rin natin kanina yung passport. So ang next naman dyan ay yung vaccination certificate. So ang gagawin na natin ay click yung vaccination certificate. So pagka-click nyo yung vaccination certificate, ito na yung screen na lalabas sa inyong phone. Vaccination certificate, kung magsasubmit ba kayo o will not submit. So sabi dyan, you must submit either a vaccination certificate or a test result certificate. Yung test taken less than 72 hours before departure. If you do not have a valid vaccination certificate, please select will not submit. So paano nyo malalaman kung valid vaccination certificate yan? Nandyan yan sa website ng Ministry Health, Labor and Welfare. Kung ano yung mga vaccination certificate, most of COVID vaccines naman na ay supported like Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, lahat na yan. So I think wala namang magiging issue dyan dahil kung ano yung in-announce ng World Health Organization na mga vaccines na approved sa kanila ay approved na rin naman sa Japan. So make sure na mag-submit kayo niyan. Will submit. Kung hindi talaga, will not submit. Then kung nag will not submit kayo, click next. Click nyo yung will not submit, then click next. Tapos register. Vaccination certificate when not submitting, i-confirm nyo yon kasi kung wala kayong sasubmit, click nyo na daw yung will not submit and then click next and then register. If you selected will not submit after registration completed, you will not be able to change to will submit and try to register a certificate. So yun yung pinaka-caution nyo dyan. Pag nag-click na kayo ng will not submit, di na kayo makakabalik para baguhin yung answer ninyo to will submit. So magiging ano na siya, nakalock na yung answer ninyo na will not submit. Next is yung kung magsasubmit naman kayo, vaccination certificate. Kung magsasubmit kayo, if you selected will register a vaccination certificate, please enter the following. So ano yung mga kailangan nyong gawin? Click nyo daw yung yes button sa baba. Are the following in Japanese or in English? Ito yung screen na makikita natin dyan. Hindi ko lang ma-zoom in ng malapitan. Pero nakalagay dito sa number 1, name, date of birth, name and manufacturer of vaccine, date of vaccination, number of times vaccinated. Click nyo yung yes. Name and manufacturer of the vaccine used for vaccination. Tapos nandun sa number 2, yung mga first, second, and third doses ng inyong vaccine. Then dun sa number 3 is yung date of the third vaccination ay i-click nyo dyan. Then yung next ay yung number 4, which is mag-upload kayo ng vaccination certificate image showing details of all 3 doses including date and type and confirm that the selected file name is displayed. Diba sa Philippines meron silang tinatawag na VaxCertPH, nandun nakalista lahat. Meron isang malaking QR code doon at mayroong nakalista lahat sa baba yung vaccines na nakuha ninyo. First, second, and third nandun yun. Then, make a selection, click next. Ayan. So, meron ding number 5 dito, yung is the novel coronavirus vaccination certificate you are about to register the certificate of the person registered with this app. Yes or no, click nyo yung yes. Kung yung vaccination certificate you're about to register daw ay certificate nung person na niniregister ninyo. So, click yes. Then,
once na kinlik nyo na yung next step, yung vaccination certificate nyo, mag-a-appear yan, yung in-upload ninyong vaccination certificate, may kita nyo dun sa screen. So parang confirmation na lang ito nung mga in-upload ninyo. On the final confirm screen, please confirm that what you entered is correct and that the file you uploaded is displayed. If all is correct, click register. To make corrections, click back. Ayan. So kung wala namang problema, click register. Then, ganito yung magiging screen daw ng mga nag-click ng will submit at nung nag-click ng will not submit. So magkakaroon ng sa left side, kung naka-will submit ka, ayan, nakalagay dyan, your documents have been received. Please wait for the review to be completed. You will be notified to the outcome via email. Kung hindi ka naman nag-submit or will not submit yung pinili mo, nakalagay dyan, registration completed. Next is, please register test certificate. Test must have been less than 72 hours prior to departure. Kaya nga sabi ko kanina, either lang dun sa dalawa, kung magsasubmit ka ng vaccination certificate, and then after mo magsubmit ng vaccination, ganito na yung lalabas. So ibig sabihin, yung next step na pag-upload ng 72 hours, hindi mo na kailangan gawin. Pero kung wala ka namang in-upload na vaccination certificate, kailangan mo mag-proceed sa next step, which is yung mag-upload ka ng 72 hours inspection certificate. Kung hindi ka nag-register at nakalagay dyan, I will not submit. Kumbaga, will not submit ang ginawa mo doon sa vaccination certificate, magiging yellow yung screen. After registering as will not submit, the bar at the top of the screen will change to yellow. The status will be not yet registered. Vaccination certificate status at the bottom of the screen will be displayed as review completed and no items registered. Please proceed to register your test certificate. Ganito yung magiging itsura kung hindi kayo nag-upload ng vaccination certificate. Kulay yellow yung screen. Para naman dun sa mga nag-click ng will submit at nag-upload ng kanilang mga details about vaccination certificate, ganito yung magiging itsura niya. Being reviewed naman yung status nung screen. Sabi dyan, bar at top is red, status being reviewed. Status for vaccination certificate sa baba daw is being reviewed and validity start is date of third dose. So kung ano yung nakalagay dyan na validity start date, ay yan yung third dose, kung kailan nag-start yung third dose. You will receive an email with results. If rejected, please confirm reason then re-register. So pag na-reject daw yung ginawa nyo, mag-register uli kayo. If you have no valid vaccination certificate, select will not submit. Instead, submit a test result certificate. Okay, so maliwanag na kung hindi kayo makasubmit or may error sa inyong vaccination certificate, ayusin ninyo, and then kung wala talaga, will not submit, then instead, kailangan nyo mag-PCR test at mag-submit ng 72 hours result certificate. Kung na-review na at naging okay na, sabi dito, magiging blue yung screen ninyo at nakalagay sa current status review completed. Sa baba naman, vaccination certificate, review completed. Blue na rin yung magiging itsura ng screen na ito. If you submitted and it was accepted, the bar at the top of the screen will be changed to blue. Your status will be reviewed completed. Vaccination certificate status at the bottom of the screen will be displayed as review completed. Please proceed for registration of test certificate. So since nag-upload na kayo ng vaccination certificate, hindi nyo na kailangang mag-upload ng test result for test taken less than 72 hours complete. Pero sabi dito, please proceed for registration of test certificate. So pwede nyo nang skip yan. Pero para dun sa mga mag-upload test result certificate for test taken less than 72 hours before departure, click nyo yung register na yun. Please register. So sabi dito, hindi mo daw makiklik itong part na to, yung 72 hours before departure na link, hanggat hindi nagiging review completed yung vaccination certificate. So gaya nga na sinabi natin kanina, nakapag-upload na kayo ng vaccination certificate, kapag review completed na yung status ng vaccination certificate, saka nyo lang makiklik yung test result certificate for test taken less than 72 hours before departure. Kailangan nyo pa rin gawin yung registration nun kasi dun nyo ilalagay kung will submit or will not submit. So baka isipin ninyo na dahil nakalagay dyan, please register, ay kailangan nyo pa rin mag-submit ng 72 hours. Gagawin nyo lang, ikiklik nyo lang will not submit. So merong dalawang screen dito na scenario. So merong dalawang scenario dito. So dun sa left side, dahil nakapag-upload na kayo ng vaccination certificate, ito yung magiging screen ninyo. Do you wish to
to prior register your test certificate, may option kayo na mag-no dahil nakapag-register naman na kayo ng mga vaccination certificate. Kung wala kayong vaccination certificate, nakalagay dun sa right side naman na scenario, do you wish to do prior registration of test certificate? Pag kinlik nyo, may nakalagay dito, if you select no, you will be required to show the paper or other version of the test certificate when you board the aircraft, enter Japan and others. Kung ang vaccination certificate daw ninyo ay will not submit. Kung hindi daw kayo nakapag-submit ng test certificate, ito yung magiging screen ng inyong test certificate. Okay, so dalawang scenario. So ulitin natin, the screen for test result certificate for test taken less than 72 hours before departure will open. Please enter the following. Do you wish to do prior registration of a test certificate? Make your selection. If you already submitted the vaccination certificate, please select no here. Kaya kung meron na kayong vaccination certificate, click nyo na yung no para hindi na kayo mag-submit ng test certificate. So sa next screen ay ito na yung magkakasunod na magiging steps. So pag kinlik nyo daw yung no, click next and then click register. If you chose will not submit, you cannot change to will submit after registration completes and try to register a certificate. So nakalock na din yung sagot ninyo dito sa mga page na to. Pag pinili nyo yung no, then next and then register. So sa mga magsasubmit naman ng test certificate, ito yung screen na makikita ninyo. So number one, merong date sample taken dyan. If your country time zone of test certificate is different, convert. Ayan. So automatically, number two, mag-automatically display sa 72 hours after sample, nakalagay dyan yung expiry date ng test certificate. Then number three, type of test select. Ayan, kung anong type daw ng test na nakadak sa inyo. Number 4, sampling method. Number 5, test result. Then number 6, click browse to attach image of the test certificate. So lahat ng details na to, nandun yan sa test certificate ninyo. I-manually enter nyo lang dito sa screen ng pag-upload ng 72 hours inspection certificate. So pag na-fill out nyo na lahat ng mga form dito, click next. After nyo mag-upload ng inyong test certificate, nandito na kayo sa confirmation page. On the final confirm screen, please confirm that what you entered is correct and that the file you uploaded is displayed. If all is correct, click register. To make corrections, click back. So pag na-registration is completed na kayo, ganito na yung lalabas. All registration items completed, please wait for the review to be completed. You will be notified of the outcome via email. So tapos na ang registration for 72 hours once na lumabas na tong screen na ito. So merong dalawang scenario uli dito sa screen. Yung nasa left side, kapag accepted daw yung inyong vaccination certificate, magiging blue yung screen. Kapag yellow naman ang status ng inyong screen, ibig sabihin hindi kayo nag-submit ng vaccination certificate. So in both cases, the status will be reviewed completed. Status at the bottom of the screen will be displayed as reviewed completed. No items registered will displayed for expiry. Completed na ang registration kapag ganito yung screen. So magkaiba lang yung kulay pero parehas na silang completed. So sa yellow status, kapag hindi ka daw nag-submit ng vaccination certificate pero nag-submit ka ng 72 hours, lalabas na dun sa baba yung being reviewed. So lalabas yung expiry ng inyong vaccination certificate sa baba ng screen. So status at the bottom of screen will show as being reviewed and expiry will automatically be displayed as 72 hours after sample date and time. So check nyo yung email nyo guys kasi you will be notified of the results of review of your submission. If it is rejection or you have rejected, nireject yung inyong certificate, please confirm the reason for rejection then re-register. Para naman doon sa mga accepted or reviewed completely yung kanilang vaccination certificate, lalabas doon sa baba ng bottom ng screen yung expiry date ng inyong vaccination certificate. Vaccination certificate status at the bottom of the screen will be displayed as reviewed completed. This completes the registration process. So, tapos na yung process ng passport, questionnaire, vaccination certificate, and then yung 72 hours inspection certificate. So ngayon ay ipapakita na ninyo dito sa Japan yung, so ngayon
after nyo ma-register lahat yun, papakita nyo na yung blue screen ng inyong phone. Itong screen na to, papakita nyo na yung QR code sa Japan, sa quarantine immigration custom ng Japan. How to display the QR code when you are entering Japan? Click the schedule for entry return to Japan button created for the scheduled arrival to Japan. The procedures for entry return to Japan screen will open. Please click the quarantine procedures fast track button to open the top screen of fast track. So ayan na guys, natapos na rin natin ang haba ng video na to. So I hope hanggang sa dulo na panood ninyo. So sa nakita natin dito sa Visit Japan Web, almost the same yung proseso ng pag-upload, pag-enter ng mga information from MySOS. Very similar at parang in-integrate lang talaga nila yung MySOS function dito sa Visit Japan Web. Parehas na parehas lahat ng dadaanan ninyong procedures. Although dito sa Visit Japan Web, sa video na to pinakita natin lahat ng mangyayari, lahat ng kailangan nyong i-upload para sa quarantine procedure, para magawa nyo yung fast track. Pero sa Visit Japan Web, meron din siyang steps para sa immigration and custom. Nandyan din yan sa Visit Japan Web at i-explain na lang din natin yan sa ibang video. Pero for this video, at least ayan na, explain na natin yung kailangan ninyong gawin para magamit nyo yung fast track ng Visit Japan Web. Okay, so para maliwanag, meron kayong tatlong QR code na ipapakita sa Japan Airport. Okay, kasi tatlo yan, yung quarantine, immigration, at custom. So yung pinakita nating proseso kanina, lahat yon ay para sa QR code na ipapakita nyo sa quarantine section. So iba pa yung QR code para sa immigration and then QR code para sa custom. So nandyan lahat yan sa Visit Japan Web. At nagawan ko naman na rin ng video yan, check nyo na lang yung ibang videos na nagawa ko. Okay, thank you so much for watching this video. Kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo kung may questions kayo at i-share nyo na rin to doon sa mga nagtatanong kung ano ba yung guide, kung ano ba yung dapat nyong gawin sa pag-enter ng inyong registration information papuntang Japan. So ayan guys, thank you so much again for watching. Sa mga nakasubscribe na, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload na mga videos. At sa mga interested sa aming mga topics related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye guys!